Magandang umaga po sa bawat isa, sa ating mga kapatid dyan na nanonood, to all my subscribers, thank you for tuning in. And ngayon po, nakikita niyo naman po na kagigising ko lang, hindi pa ako naliligo, nakikita niyo naman itsura ko. Pero ngayon, nandito po tayo ngayon sa kusina at tayo po ay maghahanda at pagluluto po tayo ng ating almusal o agahan. So as you can see, nakita niyo na naghahanda ako ng mga lulutuin. At yung kusina po natin eh medyo maliit lang, pasensya na po kung hindi siya ganun kagandahan. So yan po, nakikita niyo po yung aming mga gamit sa kainan at ito po yung lutuan namin. Ang lulutuin po natin ngayon ay yung sardinas. So magigisa po tayo ng sardinas ngayon. Kung napapansin niyo, no, most of us dito sa ibang bansa bilang isang UFW, yung pinakamadali at napaka tipid po na aming kumbaga nakakain o nagagamit namin for daily use yung mga pagkain na madaling lutuin. But this ones, yung sardinas po ngayon mga kapatid, isa gigisahin po natin with a twist. So lalagyan po natin ng itlog. Ito po ay binabahagi ko po sa bawat isa na kung makita niyo po kung paano po yung buhay ng bilang isang OFW sa pang-araw-araw ng buhay namin. Hindi po lahat ay nakakain ng masarap at hindi po lahat ay nakakapaghanda ng talagang mga putahe na katulad ng nasa Pilipinas. Kung papansin niyo, most of us talagang gipit na at talagang wala na talagang budget, kumbaga katapusan na ng buwan at matagal pa yung sweldo, yun ang lagi namin na lalapitan. Kung hindi man noodles mga kapatid, kung hindi man pancit canton, kung hindi man dilata, ay yung mga madadali at mabibilis lang na kayang lutuin, katulad ng itlog, katulad ng meron naghahanda lang at kumakain lang din kami ng tinapay, nilalagyan ng palaman. So mga kapatid, yan po yung daily lives natin bilang isang empleyado o nagtatrabaho dito sa FW. So huwag na po natin patagalin, i-ready ko na po yung mga dapat lutuin at yung dapat natin ihanda kung paano lutuin yung o gisahin yung sardinas at lalagyan natin ng itlog. So standby po kayo. So brothers and sisters, ipapakita po mo sa inyo yung mga dapat natin ihanda at i-prepare para sa ating pagluluto ngayong umaga na to. Makikita niyo mga kapatid, meron po tayong bawang, sibuyas, meron po tayong kawali, tapos asin at saka mantika. At the same time, yung sardinas na ating igigisa at lalagyan natin ng paminta at saka itlog. So most probably, ginagamit ko po kasi ako po ay nagluluto, mahilig po talaga ako sa sibuyas at saka bawang, sa kaya dinadamihan ko most of the time dalawang sibuyas talaga yung hinihiwa ko at isang bawang. So medyo nabubulok at malapit nang mabubulok yung bawang natin, kaya kailangan nating ubusin. So yun po, may kutsilyo tayo at meron tayong tataran at saka mga plato na paglalagyan natin pag tapos ng ating pinaghiwaan. At meron tayong kailangan na dapat na gawin bago natin simulan. Yun yung pag-iinit natin ng mantika at saka paghihiwalay natin ng isda sa sauce ng sardinas. So yun po mga kapatid, ready na po tayo. Brothers and sisters, before we gonna start for our cooking, nais ko po sana kayong handugan o bahagian ng kanang salita ng Panginoon. It's regarding sa ating physical na katawan, especially sa pagkain na ating pinapasok sa ating katawan, yung pagkain na nandito sa mundo. And of course, if hindi tayo o hindi natin pinapakain ng ating katawan, physical na katawan, manghihina tayo. Ganon din sa ating spiritual na buhay mga kapatid, kailangan din natin siyang pakainin at bahagian ng salita ng Panginoon through hearing, reading the Bible. Word of God through the Bible na nakasulat sa salita ng Panginoon, nakasulat sa Biblia. So ngayon mga kapatid, nais ko po kayong bahagian ng ating salita ngayon, araw na to. Makikita po natin ito sa John chapter 6 verse 27. At ang nakasulat, ang sabi dito mga kapatid, let me read it. Ang sabi dito mga kapatid, do not work for food that spoils. Sabi dito mga kapatid, no? Do not work for food that spoils. It means, brothers and sisters, God not saying na hindi na tayo magtrabaho at hindi na tayo kumain o pang makakain. Ang sinabanggit dito mga kapatid, no, we have to do our part bilang isang tao
na kailangan magsipag at kailangan kumilos upang matugunan natin yung pangangailangan natin bilang isang nilalang dito sa mundo. At yun ay kumukuha tayo ng lakas sa ating, sa ating mga pagkain. And sabi ng Panginoon dito, kumbaga nakasentro na lang yung sarili mo sa trabaho, sa mga bagay, and most probably sa mga pagkain na nakahain dito sa mundo. We have to set ourselves in the mind na dapat ang mga ito ay galing sa ating Panginoon. And returning sa pinagkalob sa atin ng ating Panginoon, we have always to remember na ang kapurian at ang pasasalamat at ang pagsamba ay tanging may pabalik na din sa Kanya. Kaya sabi dito ng Panginoon, do not work for the food that is spoiled. It means, huwag nating ituon masyado ang ating mga sarili, mga bagay dito sa mundo na panandalian lamang at hindi nagtatagal. Kumbaga mga kapatid, we have always to prioritize ang Panginoon natin, which is yung salitaan niya, dahil ito talaga ang nagbibigay sa atin ng lakas. Continue po natin yung salitaan niya. Ang sabi dito mga kapatid, but for food that endures for eternal life. So yun yung sinasabi ko mga kapatid, yun yung sinasabi ng Panginoon dito na we have to work it out in spiritual being o needs ng ating katawan. Kasi nga tayo ay composed ng three components, with this body, soul, and spirit. As you remember mga kapatid, no, we tackling about all these matters, especially great giving, sharing word of God through our preachers to our leaders in Bible study. So sabi dito mga kapatid, yung body natin ay pansamantala, which is yung mga bagay dito sa mundo at the same time pansamantala. Yung soul na meron tayo sa ating katawan, which is yung tunay na tayo na nabuhay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon, when the time He give the spirit, yung spirit na mayroon tayo na nanggaling sa ating Panginoon. Kaya tama po sabihin natin na utang natin ang ating buhay sa ating Panginoon, dahil Siya ang nagbigay ng buhay natin. Ngayon, we have to work it out mga kapatid. Not only for the material things or bilang isang tao dito na nabubuhay sa mundo, kundi bilang isang lingkod o nilikha ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi niya dito mga kapatid, no, in continuous, with the Son of Man will give you, for Him God the Father has placed heel seal of approval. So it means mga kapatid, tayo dito mga kapatid ay come fall short of glory sa ating Panginoon. We are all sinners, nagkasala tayo. But dahil sa tulong ng ating Panginoon at ibinigay niya at kinaloob niya ang kanyang anak, kasi sa Kristo, tayo ay nabuhay muli sa pamagitan ng kanyang banal na dugo and connected dahil ng ating souls ay makasalanan. Lord Jesus Christ washed it out. Pinatawad tayo at tinanggap ulit tayo at nagkaroon ulit tayo ng banal na espiritu sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus Christ. At dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng eternal life. Remember mga kapatid, sa patuloy nating pagkakagawa ng kasalanan, sa patuloy nating paglalakad sa mundo, there are so many trials, but always remember, kailangan natin at hindi natin kaya kung wala ang Panginoon, dahil Siya ang nagligtas at nagbigay sa atin ng mga pangangailangan natin hanggang sa bumalik tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, we have to set ourselves in the presence of the Lord and do not focus yourselves in material things, but also give priority sa salita ng Panginoon. Kaya po tayo nagkakaroon ng encouragement at nagkakaroon tayo ng sharing sa salita ng Panginoon, dahil ito yung kailangan natin. So to God be the glory. Maraming salamat sa pakikinig and God bless mga kapatid. Let's start magluluto na po tayo para mapunan natin yung ating tiyan at magkaroon tayo ulit ng lakas, dahil kailangan na natin mag breakfast, magumagahan. So continue mga kapatid, stay tuned. So yan po mga kapatid, sisimulan na po natin yung pagluluto at makikita nyo po kung paano ko ihanda at step by step yung ating pagluluto sa pagigisa ng sardinas at palalagyan natin ng itlog. Masarap ito mga kapatid, dahil at the same time ordinary yung pagkain lang, but mayroong twist siya dahil lalagyan po natin ng itlog. So para sa akin, is the best choice para makatipid at mapunan natin yung ating mga gutom sa ating mga tiyan. Tuloy po tayo.
kapatid, unahin natin yung sibuyas at saka bawang sa paghihiwa. Makikita niyo po kung paano natin adrugin at hiwain yung sibuyas at kamatis. So, napakasimple lang naman yung trabaho. Napakasimple lang naman siya gawin. Pero, kailangan talaga natin ng tiyaga. Pagkatapos ang ating bawang naman, kumbaga atin na naman siyang dudurugin at tatanggalan ng balat. Mga kapatid, medyo naluluha ako dahil sa pag-iiba ng sibuyas at bawang. So anyway, kailangan na natin ihanda ngayon ang harinas. Kailangan natin i-separate yung sauce niya, yung isda. Kaya
yun yung gagamitin natin sa pagpiprito bago natin ihalo yung itlog. So ngayon mga kapatid, ihahanda natin yung sardinas ngayon. Nahiwalay na natin yung sardinas sa kanyang sauce. So, dalawang lata po ng sardinas yan. Bali, mahigit 8 piraso po ng isda o sardinas na meron tayo ngayon para igisa natin. Ito po yung sauce niya na natanggalan natin ng isda, ng sardinas. At mamaya meron tayong gagawin dito. Mga kapatid, kailangan na po natin patayin yung itlog. Lagyan natin ng kunting asin. So ayan po mga kapatid, ready na po ang ating sibuyas sa kabawang. Tapos nakahiwalay na po yung sardina sa kanyang sauce. Nabatil na po natin yung itlog, 3 piraso, at meron na po tayo, meron nakakanda na yung mantika, paminta at saka asin para sa pagluluto natin mamaya sa kawali. So ihahanda na natin yung kalamin, tapos lalagyan na po natin ang mantika yung kawali para mag-prito na po natin o mag-isa na natin yung sardinas na lalagyan natin ng itlog.
So ayan na po mga kapatid, medyo nadurog na po yung mga isda at saka hindi na po makita yung itlog dahil nakahalo na po siya habang binabaligtad. Pero yung lasa naman po yun at saka yung sarap, talagang masabi mo masarap. Pang-ordinary yung ulam lang po, lutong bahay. Actually hindi naman po tayo ganun kagaling magluto at marunong magluto talaga, but ito yung nakakayanan natin para pang tawid gutom at pang almusal hapunan at pang hapunan. So ayan na po mga kapatid. Ayan po mga kapatid, salamat po sa panonood. Luto na po yung ating sardinas na ginisa. Inaluan natin ng itlog. So, kung makikita nyo, hindi siya ganun kaganda. Kung presentation lang po ang pag-uusapan, bagsak po ako dun. Kung dawis sa pagluluto po, wala po ako talagang masyadong alam sa pagluluto at hindi po talaga ako ganun kagaling magluto. But, I'm trying to share to you how I lead, paano ako mag-prefer at paano ako maghanda para sa ating umagahan, tanghali at saka hapunan. So, yun po yung ginagawa ko. Most probably, isa lang, prito minsan, tapos yung noodles at saka itlog. And most of the time, nakapagluto tayo ng manok pero hindi ganun kadalas. Dahil meron po tayo mga kapatiran din na nagluluto na marunong naman maghanda. So mga kapatid, yan po ang aking maibahagi sa inyo. Maraming po salamat po sa pagsubaybay. At maraming salamat po sa mga lahat ng subscribers na nakapagsubscribe at saka sa nanonood talaga ng aking vlogs at nakikinig sa salita ng Panginoon. So, God bless you, brothers and sisters. And sa susunod ulit po, to God be all the glory, mga kapatid. Ang lahat ng papuri ay ating sa ating Panginoon lamang. So, salamat and keep watching.